Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel. Kali may ona ay nagbabalik. Ito na naman tayo para magsama-sama at magbigay naman ng magandang impormasyon sa ating mga bariyang na hawakan. At kung bago pala sa ating channel guys, please huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Ang ating pong magiging topic yun guys, itong year 2013 at 2014. Ito kasi nga ang 2013 guys ay ano to, dietary frosted na tinatawag ng ibang mga coin collector. Ayan, kung papansinin po ninyo, ganyan po ang itsura ng frosted na 1 piso PSP series coin. At ang likod niyan guys, papakita ko rin sa inyo mamaya. At ito naman, ang aking 2014 guys, ito medyo naku-curious ako dito dahil kakaiba ito. Die 1 po ito, kaya aalamin natin kung ano ang status itong mga ito, kung hard to find ba ito or common lang. Kaya tumuto kayo once sinimula ng video, tapusin para masagap ang mga information. At sana hinihiling ko ng bago kayo mag-comment sa isang content, at tapusin nyo po kasi marami po nagko-comment sa simula lang tapos nag-comment, hindi alam ang kabuuan. Kaya ang comment po isa walang pupuntahan. So ayan guys, at inunahan ko na ulit kayo guys, ang content natin ngayon is information ha. Hindi po ako bibili nito kasi baka mayroon na mag-comment eh, meron silang ganyan eh, inaalok. Kaya information lang itong aking ngayon. So tingnan natin, unahin natin itong 2013. Okay guys, so balik na rin muna natin para makita natin ang kanya-kanyang mga reverse. Dahil mamaya, para pagpunta natin doon sa namista, i-explain ko na lang para malaman natin kung ano nga ang status na dalawang ito. Ito, kuklose up ko po yung year 2013. Eto guys, ito, nasa gitna, yan po ang 2013 natin. Ayan po, ang klase po ng coin na ito is yung kanyang die reverse is die 3. At tinatawag din ang iba na frosted. Yan, ang una-una pong magiging palatandaan ninyo, tignan nyo agad yung kanyang, yung year na 1993. Malalaki po siya, ayan. Pinagtabi ko para makita nyo agad, ma-compare nyo. Itong 24 natin is die 1. Ayan po, maliliit po ang year na 1993. Nakapakalaki po ng diferensya. So, madali po nyo ma-identify yan. At ang pangalawa, yung cogwheel na tinatawag, yung ipin. Matataas po ang ipin niya. Yung cogwheel, yung parang gear na yan sa gitna. Ayan o, malalaki ang ipin. Ayan siya. So, ayan na po ang magiging palatandaan ninyo. Madali lang naman pong ma-identify. Yan. Tapos, ito naman tayo sa 2014 natin. Ito siya guys. Ayan. Ang klase po ng reverse ng 2014 na ito na aking hawak. Ayan. Pansinin niyo po, tulad ng sabi ko kanina, yung die 3 is malalaki. Ito naman po, die 1 is maliliit ang year na 1993. Pero, thick script po siya. Makapal po. Ayan. Pati yung kanyang cogwheel, makapal siya. Pero, mabababaw lang ang mga ngipin. Ayan po. So, pakicheck nyo po ang inyong mga 2014 dyan para mamaya pagpunta natin doon sa namista, mapapaliwanag natin na maayos. At guys, karagdagang impormasyon tayo. Pansinin po niyo dito sa may kwelyo ni Jose Rizal, yung parang parehaba na yan. Yung parang butones yata yan. Marami ako nakikita. Karamihan sa mga coin natin, meron ganyan. Ayan. Pero po itong 2013 natin na frosted, wala po siya. Wala siyang ganyan. Ayan, pakita ko lang sa inyo guys. So, kung meron kayong 2013, pakicheck nyo po kung meron siyang botones sa kanyang kwelyo. Ayan, tapos ngayon, dediretso tayo sa namista. Okay guys, ito na ulit tayo sa namista. Kapag pumupunta ako dito guys, yan, search nyo lang muna sa search bar ng Google ninyo. Ayan. Pag sinesearch ko yung mismo pangalan na coin, lumalabas po yung nnumista.com. Ayan po ang website na source ng ating mga information. Kiklik nyo lang yan po siya. Tapos mapupunta na kayo doon sa mismong website. Ayan. Alright. Ayan. Ayan po ang kanyang pinakakuan. Fades Numista. Ayan. 1 piso. Oop, bumalik.
Nagluloko na kasi itong aking cellphone eh. Ang mga naghahanap na ng kanyang karelyebo. Alam niya guys, meron ang comment dito sa one of my video. Ang sabi niya, huwag ko daw masyadong haba ng aking mga pasakalye or intro. At salamat po sa iyong feedback. No? Sana kung mapapanood mo to. Alam mo po kasi, pag-monetize ang channel, meron po kaming dahilan kung ba't namin ginagawa na minsan pinaabot namin ng 10 minutes or mas mahaba pa ang isang content kasi malaki po ang chance na madagdagan ang aming revenue kapag more than 10 minutes ang aming mga content. So may dahilan po yan. Alam ko po ang aking ginagawa. Pero salamat pa rin sa iyong feedback. So ayan, balik tayo dito. Ito ang kanyang reverse guys, back seal within a circle and gear design 1993. Ayan. Kung gusto nyo pong kunin lahat ng information, mas maigi guys, search nyo itong Lumista. Kung meron kayo specific na kayo na gustong hanapin, search nyo lang sa Google at lalabas yung Lumista. At may karagdaga information dito guys, saglit lang ito, basahin natin. Interestingly, the newest 1 peso coin is almost an exact match in size, weight, and composition with the more than 10 times more valuable 1 dirham coin from the United Arab Emirates because of the large ayan. So kung gusto nyo ng karagdaga information nyo, kiklik nyo lang guys yung more information at group news, iklik nyo na lang yan para marami po kayong makuha information sa ating mga coins. At ayan ang kanya mga reverse types. Buy 1, 2, and 3. Na-explain ko na po yan. So ayan, yung ating 2013 is buy 3. Yung 2014 is buy 1. Ayan, punta na tayo sa kanyang value para maipaliwanag natin kung ano ang status ng dalawang coins na ito. Ito guys, 2013. Ayan. Nasa una, no verse 3, nakalagay napakababa po ng porsyento, 2% lang. At itong isang reverse 3. Meron pa isang reverse 3 din na pros. So, ayan, ito yung ating hawak. So, ang ating hawak guys na 2013 pala ay medyo mahirap ng harapin kasi napakababa po ng porsyento rito. At itong nasa gitna, yung 23%, ayan po yung reverse 3 na common lang. So, check nyo agad kung anong klase ang inyong mga 2013 na hinahawakan dyan guys. Ayan sa common na reverse 3, may value siya rito sa Lumista, 8.63, extra fine, 20, almost or about uncirculated, 24, at sa uncirculated condition is 28 pesos na. So, maganda-ganda na ang value nito guys. Ayan. Ha. So guys, check nyo na agad. Tapos, punta naman tayo dito sa 2014. Okay, ito guys, sinet up ko na. Yeah, 2014. Ayan na. Reverse 2. Reverse 2 agad guys. Walang reverse 1. Dahil ang ating pong 2014 ay reverse 1 po siya. Pero bakit wala rito? Yung pangalawa, reverse 3. Pangatlo, reverse 3 na pros. So bakit walang reverse 1? Hindi kaya nakamali ang Lumista. Nakakalimutan nilang ilagay. Or ako kaya nakamali. Pero sigurado ako reverse 1 yung ating hawak kasi sa description niya. So ayan, di kaya ang reverse 1 ay hard to find na. So pakicheck nyo nga guys ang inyong mga 2014 kung ano nga klase yan. Kung katulad ba yan ang ating hawak ngayon. Ito sa reverse 2 mayroon na siyang porsyento. Sa about uncirculated, mataas ang value, 87. At sa reverse 3, ayan, yung reverse 3. Ayan ang dapat nyo hanapin sa 2014. Reverse 3, napakababa rito, 5% lang. Ayan, tapos yung pangatlo, reverse 3 pros. Meron din pong pros ang 2014. Ayan ang dapat nyo hanapin. Reverse 3 and reverse 3 pros. Yung pros ang pinakamahirap hanapin. So yan guys. Hindi ko lang sure kung bakit nga wala yung reverse 1 dito eh. Dahil ayan po yung atin eh. So mag-re-research pa ako dito. Pag-comment rin guys kung ano po yung mga hawak ninyong year 2014 dyan. Ayan. At meron na tayong idea kung anong dapat nyo hanapin sa year 2014. Ayan siya guys. Baba oh. Lalo na yung pros, ano lang, 0.8% lang dito. So ayan guys, maraming salamat po kung uli. At until next time po, God bless you all. I'm out.